ano-ano yung mga important requirements na dapat nating tandaan sa pag-a-apply dito sa ITALKI. Hello, hello, hello! Welcome back po ulit sa ating channel, mga mariskarteng lumidiskarte ng pagkakadiskarte yan dyan. Mga mariskarteng taong bahay dyan. Alright, so mga sa bago dito sa ating channel, please po kung kalimutang mag-subscribe para po maipagpatuloy natin itong ating gawa ng ating video at ma-reach din po natin itong ating goal, 10,000 subscribers. Wow! Okay, so itong video ito, may nag-comment po kasi sa atin, okay? So susubukan po nating tulungan itong mga ito. Si Miss Gloria Andrea Recreo. Okay, hi ma'am, pwede akong magtanong kung okay lang po ba free data lang ang gamit kasi Globe 90 lang ang gamit. Salamat. Leslie Mobe. Hello ma'am, kapag undergrad pero meron certificate, hindi pwede mag-apply sa professional teacher. Thank you, sana mapansin mo po ito. Electra B. Cherlala, pwede po ba magturo using a mobile phone? Okay, so ito po yung sagot natin. Uunahin natin yung unang tanong. Kung okay lang po ba daw na free data lang yung gamit niya? Yes po. Sa mga dati pang video, sinagot ko na po ito. Pero kung ito po yung unang video na nakita po ninyo, so yun po yung sagot. Hanggang ngayon, ang gamit po sa pagtuturo ay data. Mobile data. Smart po yung gamit ko kasi dito po sa aming lugar ay mas mabilis po yung smart. Okay, so ngayon kung okay, mas okay naman yung connection dyan sa inyong lugar, yung Globe. Okay, so kung ano yung, saan kayo komportable, ano yung mas mabilis. Okay, so yun po yung gamitin ninyo. Okay lang po yun kasi wala namang mag-check kung ano yung ginagamit mong connection. Ang importante lamang ay hindi po maputol-putol yung inyong connection ng inyong student habang yung lesson ninyo. Okay? Ginagawa ninyo yung inyong lesson. Electra B. Pwede po ba magturo using a mobile phone? Yes po. At hanggang ngayon, ganun din po yung ginagamit ko, cellphone ko. Kasi mas mabilis po, mas komportable po akong gamitin yung cellphone ko kesa laptop or sa desktop ko. Kasi, yun na nga, if I may add, yung ating yung students dito sa ITALKI, mas gusto nila yung pa-outdoor na background. Kahapon lang meron akong student, tapos maingay kasi dito sa aking tindahan, nag-request siya sa akin sa aming pangalawang lesson. Sabi niya, if we can change our location, so nag-change ako ng location, dun ako sa labas ng bahay namin, so may pa-garden akong ganyan, tapos pagbungad pa lang sa kanya ng ganyan yung aking background, yun na yung na-appreciate niya talaga kagad yung aking background. Sabi niyo, wow, ang ganda naman ng background. Yun yung gusto ng mga students sa ITALKI. Yun yung pansin na pansin ko talaga. Okay, yun din yung ina-advise ko sa mga gumagawa ng mga video introduction. Mas maganda yung nasa labas tayo ng bahay. Huwag po yung nasa loob lang tayo ng kwarto natin, nasa four corners ng ating kwarto, kasi boring yun para sa kanila, di ba? So, yun, ang importante lamang po ay hindi maingay yung ating background. At plus point sa kanila yun, nasa labas ka. Hindi yung boring yung background mo. Okay, so, sana nasagot ko po yung inyong tanong, napalayo yung aking sagot. So, kung ang tanong po ninyo ay pwede po bang cellphone? Yes po, pwede cellphone, pwede desktop, pwede laptop, at kahit anong klaseng gadget ang gusto mong gamitin. Basta ang importante ay magawa nyo po ng maayos ang inyong lesson with your student. Alright, so sana nasagot ko po yun at sana nakatulong po sa inyo. Kapag undergrad pero merong certificate, dalawang klase po ng teacher na ating apply dito sa ITALKI. Ang una ay professional teacher at yung isa naman ay community tutor. Sa professional teacher, medyo madugo yung ating, hindi naman madugo kasi kung professional teacher nga yung ating ina-applyan, kailangan professional tayo, meron tayong degree, meron tayong experience, meron tayong certificates, yun. Ngayon, kung meron ka namang certificate, bonus na yun sa community tutor na hindi na kailangan yung degree, certificates, at experience. So, tapos hindi ka undergrad, tapos meron kang certificate, so bonus na yun, di ba? Pwede mong gamitin yun para mas angat yung inyong profile sa inyong students. Okay? So, sana nasagot po ang inyong tanong. So, yun lamang po sa ating video for today. At kung meron po kayong iba pang mga tanong, please leave a comment po down below. Okay? So, para po masagot natin yung ating mga inyong mga katanungan. Okay? So, please
Kung natulungan mo kayo sa video ito, huwag pong kalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-leave a comment, mag-share. Gawin niyo po lahat ng inyong gustong gawin sa video ito. So maraming salamat po. This has been Lana. Thank you so much for watching. Kung natulungan mo kayo sa video ito, please din po tumulong kayo sa iba. Huwag po tayo mag-ilahan pababa. Bad po yun. Thank you so much for watching. Keep safe, everyone. See you.